Panoorin po natin ang tulay sa PTV4 tuwing Linggo po ito, edited by Billy Andal. Ako naman po ang inyong tulay sa Pangulo. Marami pong magandang balita na pwede nyong pakinggan dito. Panoorin po natin ang inyong tulay sa PTV. Magandang araw, Luzon, at maayong buntag, Visayas of Mindanao. Ako po si Billy Andal, ang inyong tulay. Well, hindi na po ako nakapagbigay ng aking message sa kinasal kumakailan. Pamangkin ko na si Froilan Pisigan kay Miss Eileen Musar. Ngayong araw na ito ng Linggo po, pag-usapan natin ang may kinalaman sa overseas Filipino worker, lalo na po sa usapin ang nangyari kay Miss Jeneline Villabende, na alam na po natin na pinahirapan bago pinatay at tumanggi pa po ang Kuwaiti government na magbigay ng tamang impormasyon sa nangyaring krimen. Kaya napakalaki pong usapin na nagdulot ng permanent ban ng OFWs, particular ng mga domestic helper sa bansa na iyan ng Kuwait. Makakasama po natin si Secretary Bello ng Department of Labor and Employment. Pagkatapos po niyan, isusunod natin ang tulay sa batas at kasama pa rin po natin si Attorney Melanie Quino at Attorney Aldwin Alec. With us today at Tulay is the Secretary of the Department of Labor and Employment, no other than Secretary Silvestre H. Bello Duterte. Welcome to the show, Tulay, Secretary thank Bello. Thank you, Billy. Thank you. Kumusta po ang ikaw at ang Dole at you know the work that you do? Okay naman po. We are both attending to the needs of our local workers as well as our foreign workers. So, yun ang naging mandato natin, and for the year 2020, ang focus namin ngayon ay employment. Employment. Yeah, safe and well-paying employment. Well, ganun. Alam po, napakaraming problemang hinaharap ng DOLE because we have a lot of overseas Filipinos na nagtatrabaho sa iba-ibang bansa. Although, yung Asia at other parts of the world, ay hindi masyado, pero when you go to the Middle East, ay malaking problema. At ang pinakahuli was the death of Miss Jeneline Villabende. At napirmahan na po ba yung MOA between Kuwait government in the Philippines? To Billy, I think you're referring to that MOA, which was brought about sometime in 2018. Yes, and this came about because of the death of another OFW, if you remember, the case of Joanna Demophilis, who was found inside a freezer. A freezer. And very brutal death. Yeah, and apparently she has been in that freezer for more than 1 year. Eh, sa galit ng ating Pangulo, sabi niya, total deployment ban. And we will not leave it until they will sign a memorandum of agreement to cover the protection of our workers, sabi niya. So clearly, the President Duterte and the Philippine government, DOLE, successful in having that MOA between the Philippine government and Kuwait signed. That's true. That's true. Pero ang problema kasi, under that agreement, there is supposed to be a employment, a standard employment contract that will be signed by our OFW and their employer together with the Foreign Recruitment Agency and the Philippine Recruitment Agency. Ang sinasabi mo, SEC, ay standard employment contract. Ibig sabihin, no other document that will bind the worker and the employer. Yes, and it will contain the provisions which President Duterte wants to be included in the contract. Number one is passport of the worker should be with the worker, not confiscated. Hawak niya. Or for safekeeping, it could be deposited with Philippine Embassy. But it should never be taken by the employer. Number two, cellphone niya, dapat hawak niya. Yan. Okay. And number three, very important, is the
specific working hours. May oras na. Yes, at saka specific sleeping hours of our workers. And then the president also wants that the worker should be entitled to a 1 day a week vacation or with pay. With pay. No. And that to be importante for the protection of our workers, that the worker should not be transferred from the employer to another employer without his or her written consent. Yung mga bagay pong yan, yung mga sitwasyon na yan, nangyayari. Nangyayari yan. Nangyayari. Kasi, kasi ang ginagawa ng mga employer kung saan, hindi niya magustuhan, pamimigay sa iba. Ibebenta nila, kunin nila yung nagastos nila, gano'n. This has been the subject of a negotiation for almost 2 years now. 2 years na? Hindi nagkakaroon ng consensus. Unang-una, ayaw nila na apat ang signatory. Ay, ang gusto nila, it's only between the worker and the employer. Okay. Eh, paanong guarantee ng local agency? Paanong guarantee ng foreign guarantee? Okay. So, doon sa apat, sino-sino yung SEC-Bebot? Yung employer. Yung employee, yung ating OFW. Yung foreign recruitment agency na nag-recruit. At saka yung ating local employer recruitment agency na nag-recruit and then refer to the foreign employment. Foreign employment. When we receive a confirmed report of the death of our violent death of our OFW Miss Chenelin Villavente, I immediately recommended to the governing board of the POEA to declare a partial deployment ban. And kako, we will only leave this if Miss Chenelin Villavente will be given justice. Short of that, hindi ko ililip kako. And then, of course, this time we included as one of the conditions na dapat meron ng standard employment contract. Without that, ako hindi ko ililip. Hindi na pwedeng magpasok ng mga tao. Yun. Anyway, naalala ko yung galit ninyo na sinasabi nyo you were given a fake police report. Actually, hindi naman fake. But hindi complete. Incomplete. Oh, incomplete. Okay. The autopsy report that was given to us by the Ministry of Health of why it was that it was just in a one sentence a report said death of the worker resulting from heart failure due to physical injuries. Very vague, very general. Very general. So I suspected a cover-up. Because of that, I requested our National Bureau Investigation and also Secretary Guevara of the Department of Justice to conduct another autopsy forensic investigation on the remains of Jeneline. Fortunately, na-achieve yun. Okay. And we found out that Jeneline did not die just physically. She died of brutal murder. Sodomized. To quote the term of the medical legal of the FBI. So ano po ang laman in brief nung total ban? Yung total ban means we will no longer deploy household service workers. Dati ito natawag natin on DH. And then this included the ban on the deployment of skilled workers and professionals. So total yan. Total. The only exception is yung mga skilled workers and professionals na merong existing contract and they are there and they will come on for vacation, then we can allow them to go back. To continue or in pursuance of the existing contract? Contract, yes. So kung panibagong kontrata yan? Hindi na pwede. Wala. No more. No new deployment. No po. Paano po yung mga sea-based seafarers na, for instance, mayroong mga barkong naka-atraka dyan sa port ng Kuwait, pero hindi naman sila lumalabas doon sila sa mga tankers. Hindi naman sila covered. Hindi sila covered. Lahat yung mga nandun na ngayon, not covered by the ban. What we ban is the deployment. Yung pag-uwi nila, yung pag-stay nila, hindi covered ng ban. What do you see with the standard employment contract? Yeah. Do you see a positive thing coming up or ano po? Well, Billy, I received an invitation from the government of Kuwait and I was invited to meet with my counterpart, including the Minister of Justice and the Minister of Foreign Affairs. Mm-hmm. And probably I may have the privilege of meeting the Prime Minister of Kuwait. Mm-hmm. So I will be going there on the 31st. And I will bring with me our technical working group. Because this time,
we intend to achieve what has been pending for so many years. That's already 2 years. This time there will be a standard employment contract duly agreed upon by both parties. Yung ating pong usapan, alam ko, bitin na bitin sapagkat napakarami pa nating gustong liwanagin mula sa ating Secretary of Department of Labor and Employment. Wala po tayong oras, kaya abangan niyo po sa darating na linggo. Magbabalik po muli ang tulay at kasama po natin ang mabuting Secretary ng Department of Labor and Employment, Secretary Silvestre H. Bello III. Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 24 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad ay di mabilang at pagkakataon para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan saan mang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa mga loto outlets at bumili na ng tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play loto! More than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. You guys may be asking, what makes me young and strong? It's Mega C, sodium ascorbate. Nothing beats Mega C. Take it from me, it's Mega C. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Tulay sa batas. Here we come. Ito na po ang inyong Tulay sa Batas. At kasama ko si Attorney Aldrin Alegre. Kumusta ka na, Attorney? Gandang tanghali po, Kuya Bill, at sa mga mananood natin, sa mga nandyan na nakikinig. Alam ko po, binabantayan ng ating mga televiewers ang hinggil sa pagtutulay natin sa mga usaping may kinalaman sa batas. At ngayon, pinag-uusapan karaniwan ng mga tao na may hawak na cellphone, tinatanong, ikaw ba'y naka-data o ano? Pero pag-uusapan natin, Data Privacy Act or Republic Act 10163. Pag sinabi mo bang data privacy, ano pang data ang nire-refer, Attorney? Madami pong data. Ito, basically, Kuya Bill, ito yung mga personal information ng mga customers, ng mga tao. Kaya naman itong batas na to pinasa dahil, siyempre, ngayon, digital na tayo eh. So, yung mga companies, for example, yung mga banko, financial institutions, lahat yan, mga telecommunications, pag nag-apply ka sa kanila ng, let's say, use or facility, through data na yan, digital. So, nakita ng Congress na kailangan mag-iprotektahan itong mga data information natin na binibigay sa mga companies. For example, sa banko, or doon na lang sa ano sa telecommunication, mag-a-apply ka ng linya ng telepono, may mga information diyan na pipilapan ka. So sigurado may pangalan, may middle name, may sabihin, the full name, sex, gender, and so opo, lahat ng personal, may asawa o wala. May asawa, lahat, or may alak. Ito yung mga data na pinodetektahan nung batas natin. Kaya, kasi nakita ng Congress na doon na tayo sa digital eh, kumbaga, hindi na millennial, baka lagpas na nga eh. So, yung sa system, yung storage doon sa computer system or sa server, medyo lumalaki na. Na pag ito nag-leak or kumalat for some reasons, kung ano pa man yung kadahilanan, baka magkaroon ng problema sa mga users, customers. Kaya nagbigay ng batas, nagnaan ng batas para to protect yung unauthorized use and possession ng mga data na ito. So, ibig sabihin, kung ako, aplikante, binigay ko sa aking prospective employer yung details about me. Yung information na yun, dapat yun ay confined doon sa potential or
prospective na employer ko. Hindi nila pwede ilabas yun, tama ba yan? Hindi po pwedeng ilabas unless with your consent. Basically, yun yung essence ng batas. Na pag merong information na binigay dyan or sinabit yung customer, bago nga dapat ilagay yan sa system, ang sinasabi ng law is, ipabasa muna dun sa customer. Sir, ma'am, ito po yung mga personal information na ilalagay natin sa system. Okay po ba kayo dito? So, yun yung first step. Now, pag nailagay na yan sa system, dapat din authorize yung gumagamit na may appointed officer or accountable officer to monitor na yung data na yon talaga napapangalagaan. Siguro, unless otherwise, Attorney Alvin, kung doon sa iyong pinilapan na application ay mayroong nakalagay doon, halimbawa na isang portion na nagsasabing you allow the other party nakatransact mo na ipasa sa iba yung mga information na naisulat mo doon sa application form. Apa, pwede tama po ganun, unless may consent. And it has to be explained din sa customer. It has to be specified also kung saan yung potential na paggagamitan nila. Nung otherwise, madi-defeat yung purpose ng batas. So, essentially, yung Data Privacy Act, kapag ka mayroong information kang na-divulge or na-bigay doon sa kausap mo, yun ay dapat para doon lang sa kausap mo unless otherwise meron kang express na consent na pwedeng gamitin niya doon sa other purpose. Oh, tama yun, Kuya Bill. Itong mga data na to actually classify siya into personal information, yung isa personal sensitive information. So may personal information, meron talagang mga information na sensitive under the law, sensitive. So ito yung, of course, yung health records ng isang tao, very sensitive po yun na hindi talaga pwedeng ma-disclose kanino man. Or for example, yung mga health insurance policy, yung mga number, health number, insurance, mga SSS number, ganyan. Hindi pwede i-review yun. Hindi po, kasi ang classification po nito, it falls under a sensitive personal information. Kaya later on, kung titingnan natin, mas malaki yung parusa dun sa mga violation na nakukomit if yung mga sensitive personal information ay improperly used or unauthorized use or improperly disposed. So yung mga issue ng as to your marital status, considered na sensitive yun, na you just cannot reveal to other parties. Pwede siyang pumasok po sa sensitive information, yung status mo, even yung age nga eh. Age, hindi daw din pwedeng ibigay kahit kanina. So, sa ating pagbabalik, itatanong ko, magkakaroon tayo ng maiksing gap. At alamin natin, mga penalties, kaparusahan sa mga paglabag sa Data Privacy Act o Republic Act 101-63. Huwag po kayong alis, pagbabalik po ang inyong Tulay sa Batas. Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 24 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad ay di mabilang at pagkakataon para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan saan mang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa mga loto outlets at bumili na ng tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play loto! For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Nagbabalik ang inyong Tulay sa Batas. Kami pa rin ni Attorney Alvin Alegre ang magkasama. At pinag-uusapan natin may kinalaman sa data privacy. At pwede bang magbigay tayo ng specific example? Ano yung mga violation na karaniwang nakukumit o posibleng makumit? At later siguro, discuss natin penalties
Hinggil sa mga paglabag. Pwede po natin gawin siguro yung example, yung common. For example, may isang tao na nagkukonsulta sa doktor, yung doktor medyo may kaedada na rin siguro. Hmm. So during the consultation, ang ginawa nung doktor, ni-record niya yung conversation ng pasyente. Hmm? So hindi rin napansin ng pasyente na nare-record pala kasi hindi rin una nagpaalam yung doktor. So eventually napansin ng pasyente na, teka doc, bakit po naka-record itong conversation natin? May mga sensitive information ako na dinisclose kung ano man yan. Ang sabi ng doktor, ginagamit ko po yan para later on ma-remember ko or matandaan ko kung ano yung mga napag-usapan natin. Okay. At the same time, makita ko kung ano ba talaga yung tamang remedy or tamang medicine for that. Yun lang po yung purpose ko noon. Mm-hmm. Yung sabi ng doktor. Kung sa ganong scenario, ang tanong doon, oh, legally, may pananagutan ba yung professional, yung doktor, na nag-record siya ng conversation na walang paalam? Kasi ang pagpapaalam, bago mag-umpisa ang pagre-record. Opo, kaya pa ang sinasabi nila dyan, sa mga conversation, dapat bago nga mag-umpisa pa lang, magpaalam ka na recorded po itong ating interview, recorded po itong ating conversation para maging transparent. Now, kung sinabi nung subject or nung kausap na, okay, sige, pumapayag ako or nagpatuloy siya dun sa pag-interview, it means na consent siya dun sa... May consent. So, napaka-importante po kasi sa Data Privacy Act is yung makuha yung consent nung subject, yung person. So, pag wala pong consent, definitely po magkakaroon ng violation on the Data Privacy Act. The moment na i-reveal sa ibang tao. Opo, marami po kasing violation na pwedeng makumit nung sa Privacy Act. Yung unang-una, yung unauthorized use nung paggamit ng mga personal or sensitive information. Meron pangalawa, ito po yung tinatawag na improper disposal ng mga data information. Yung pangatlo naman is yung eto, baka maaari maging common to yung negligence, yung true negligence na i-disclose sa public yung information. Ang example po ng negligence, maaari siguro yung pag nag-fill up ka ng application form, tapos yung empleyado, pagkuha niya ng mga folder, nahulog or naiwanan niya, na visible sa public, open, oh. Na open. So, iyon po ang isang example ng being negligent dun sa duty. Lahat po yan, yung unauthorized, improper use, negligent use, may kaakibat po na penalty. Medyo mabigat lang po ngayon kasi ito yung batas na ito. This is the first time na yung batas nag-impose ng maximum penalty or fine of pinaka-maximum is 5 million. Kaya naglagay sila ng penalty na pag na-violate mo to, let's say, unauthorized use, 1 year to 3 years yan. Tapos may penalty ka na 500,000 to 2 million. Malaki pala. Pero malaki, oh. Ang mas malaki po, Kuya Bill, pag yung combination ng mga acts like unauthorized use, negligence, tapos yung improper use nung information, pag yun nagsama-sama yung tatlo na yun, ang penalty to be imposed is up to 6 years imprisonment. Oh, malaki. At the same time, yung amount na dapat ibigay is 5 million. Iyon yung maximum of 5 million. Ito po yung tinatawag din na large scale. May large scale din po kasi dito sa Data Privacy Act na pag yung information na nagamit ay at least 100 na persons yung involved. Inabot. Inabot, parang large scale. So ganun kadami yung effect. Para pumapasok sa isip ko, Attorney Alvin, yung mga data na binibigay natin sa Facebook. Oo. Kanina, saan ba nakakaabot yan? At yan ba'y maybe not only 100 but several? Sobra, sobra po yun. Hundreds of thousands. Million. Kaya I believe yung management ng company na yun, probably. May, kaya nga ang sinasabi ng National Privacy Commission is there should be an appointed data privacy officer sa bawat company na mayroong empleyado na at least 250 katao. Kung isang company po, ay ang employees po ay 200, at least 250, dapat po mayroong isang tao na nagmamanage ng data. Mayroong policy yung company, mayroong procedure in case of breach, saka may mga matatawagan. So, yun po yung protection ng batas. Kaya, maganda rin itong batas na ito dahil sa panahon natin ngayon, Kuya Bill, napapangalagaan yung ating confidential information through digital information, through internet.
So malaki ang tulong na. Kasi a matter of seconds yung impormasyon nandun na sa Europe, nandun na sa US at nandun na kung kani-kanino na. Mabilis na po kasi. Ganun kabilis, ano? Kasi ang cellphone niyan, screenshot lang, mm-hmm. tapos padala na through apps application. Mabilis kaya kailangan proteksyonan. May isa rin pong dapat sigurong matandaan na pag yung corporation yung involved dun sa unauthorized improper use, ang mananagot po nito yung mga accountable officers. Kung sino yung nag-participate. So not necessarily the entire corporation. Hindi naman po. Hindi yung na. Kung sino lang yung accountable. Who is responsible. Responsible. At the same time, kung ang involved naman po ay public officer, yung nag-commit nung violation. Government officials or public officer, maliban po dun sa imprisonment, maliban po dun sa penalty, pwede pa silang ma-disqualify in holding public office. Perpetual, either temporary or perpetual disqualification. Yun ang matindi. Yun yung medyo ano, sa mga public officer. Sa mga ating pong mga kababayan, mag-ingat po. Maganda po itong batas na ito dahil napuproteksyonan yung ating personal and sensitive information. And sa mga company, sundin lang po natin kung ano yung alitintunin ng National Privacy Commission and yung implementing rules. Wala pong magiging problema. Well, sa ating pong paniwala ay malinaw nating napag-usapan kay Secretary Silvestre or Bebot Bello ang may kinalaman sa mga pangyayari sa Kuwait very recently. Pero bago po tayo magtapos, nais ko pong batiin yung ating mga taga-subaybay, ating kumustahin si Sir Nel Mendoza, si June Itzabes Tupag at si Asek Dan Mercado. Kumusta po kayo? Ako po, si Billy Andal, ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity.